dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Walang pinipiling kasarian ang pag-ibig at wala ring pinipiling kasarian ang pangangaliwa. Mga kapuso, tama pa bang panghinayanganan ng pag-ibig na ipinaglaban kung harap-harapan ka nang ipinagtatabuyan? Dear Papa Dudut, ako po si Burns, 32 years old at nakatira sa Muntinlupa. Isa po ako sa inyong mga masusugid na taga-subaybay at matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo. Ngunit ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob at konting panahon para isulat ang lahat ng nangyari sa akin, Papa Dudut. Ang aking ibabahagi pong kwento ng pag-ibig ay medyo kakaiba. Bisexual po kasi ako, Papa Dudut. Meron akong mga nakarelasyon na babae at lalaki. Ngunit mas marami po akong mga nakarelasyon na babae noon. Hindi ko po akalain na ang makakapagpatibok po pala talaga ng aking puso ay isang bakla. Itatago ko na lamang po ang aking ex sa pangalang Yan. Kapag nagmumuher po kasi si Yan ay ang ginagawa niyang babae ay si Rian Ramos. At sa katunayan ay medyo kamukha nga po talaga niya ito. Mistiso po kasi si Yan, guwapo at matangkad. Kaya naman po ay marami ring mga babae ang nagkakagusto sa kanya. At nung high school nga po siya, noong hindi pa siya out, ay medyo heartthrob nga daw po siya sa kanilang eskwelahan. Sa katunayan ay nakapag-out nga lang po siya sa kanyang mga magulang noong 25 years old na siya. Pero dahil konserbatibo ang dating pulis na tatay ni Yan, ay hindi po talaga ito natanggap ng kanyang pamilya. Kaya't nakakapagmuher lamang po siya ng todo kapag katuwaan lang, pero kadalasan ay talagang straight na lalaki ang bihis niya. Samantala, nagkakilala naman po kami niyan dahil barista po siya sa internet cafe na pinagtatrabahuhan ko. At dahil pareho po kami sigurong miyembro ng LGBTQ, mabilis po naming nakagaanan ng loob ang isa't isa. At di kalaunan ay naging close po kami kaagad. Kapag may problema siya sa boyfriend niya ay ako kaagad ang una niyang sinasabihan. At kapag ako naman ang nagkakaproblema sa girlfriend ko, ay siya rin po kaagad ang una kong tinatawagan. Hanggang sa dumating na nga po sa punto na nagsimula na rin po akong mag-isip na okay sana kami niyan. Compatible at magkasundo sa lahat. Ang kaso nga lang, lalaki ang habol niya. Pero hindi ko po akalain, Papa Dudut, na ang mga bagay na yon din pala ang tumatakbo sa isipan niya. Siguro ay nadala na rin po kami ng alak, pero ang trip-trip na halik na po yon ay nagtuloy-tuloy na po. Hanggang sa nagsiping na nga po kami niyan. Kinabukasan ng mahimasmasan ay naging awkward po kami sa isa't isa ng konti. Pero bago kami naghiwalay ay nag-usap din naman po kami kung ano ba talaga ang dapat na mangyari. Kung kakalimutan na ba namin o susubukan namin. Nag-decide po kami na subukan, Papa Dudut. Kaya't nung oras ding yon ay nagkaroon na kami ng formal na relasyon niyan bilang magkasintahan. Nang nalaman po ng aming mga kaibigan at ng aming mga kamag-anak na kami na ay mas parang natuwa po sila sa amin. Noon pa po kasi kami pinagkakatuwa ang tuksuhin ng mga kaibigan namin dahil tomboy daw ako at siya naman daw po ay Becky. Kaya naman quits lang. Ang mga magulang at kapatid ko naman ay medyo na weirduhan nung una.
Pero natuwa na rin dahil kahit papaano raw ay lalaki pa rin ng nakatuluyan ko. Samantalang ang mga magulang at kamag-anak naman niyan ay walang mapaglagyan ng tuwa dahil babae rin ang nakatuluyan ng kanilang bading na anak. Naging masaya po ang pagsasama namin niyan, Papa Dudut. Sa katunayan, habang tumatagal nga po, ay mas lalo kong nakikita na siya ang tamang tao para sa akin. Napamahal na po sa akin ng husto siyan. At ramdam ko naman po na ganun din siya sa akin. Kaya nga po siguro matapos ng 5 buwan na relasyon namin ay nabuntis na niya ako. Natuloy po ang pagpapakasal namin niyan. Naging masaya po ang lahat para sa amin. Bumukod na po kami at nagsama na sa iisang bahay. Naging maayos po at walang kaproblema ang pagbubuntis ko. Lalo pa at palaging nakaalalay at nakasuporta sa akin siyan. Pagkapanganak ko po ay walang mapaglagyan ng tuwa siyan. Iba po ang epekto sa kanya ng pagiging ama, Papa Dudut. At kahit na hindi ko nga po hinihingi ay mula po nang pinanganak ko ang panganay namin na si Kylie ay mas nabawasan na po ang kaartihan at pagiging galawgaw niyan. Bukod pa po roon ay mas naging seryoso na rin siya sa buhay. At nagdoble sika para sa future ng aming pamilya. At pagkatapos nga po ng 2 taon ay hetong at nagbuntis na naman po ako. At that point ay medyo naging tampulan na nga po kami niyan ng biruan kapag nagkikita-kita kami ng mga dati naming mga barkada. At niloloko nila kami na finally ay naniniwala na daw po sila na hindi nga lang daw aksidente o trip-trip lang ang pagbubuntis ko. Mukhang nag-i-enjoy naman daw po pala yan siyan sa pagiging mister. At sa halos 3 taong pagsasama namin yon niyan, ay akala ko po ay na-achieve ko na ang happily ever after. Pero sa 6 na buwan ng pagbubuntis ko, ay inatake po sa puso ang tatay niyan. At hindi ko po akalain na ang pagkamatay na yon pala ng biyanan ko. Ang magiging simula ng sunod-sunod na pagsubok sa aming samahan niyan. Nakaranas po ng matinding depression siyan matapos na mamatay ang kanyang ama. Bagay na naging mahirap sa akin lalo pat nagbubuntis ako ng panahon na yon. At pagkatapos kong manganak, Papa Dudut, pansin kong hindi na po ganong kasaya siyan, hindi tulad nung pinanganak ko ang panganay namin. Nagbago po siyan. Mas naging tahimik na siya at madalas ng late na umuuwi ng bahay. At kapag tinatanong ko po siya kung may problema ba siya, ay hindi naman siya sa akin nagsishare. Hindi katulad dati na kapag may kwento o problema siya, ako ang una niyang sinasabihan. At nang minsan nga po na nauwi sa malaking away ang simpleng bagay na hindi namin napagkasunduan, ay doon na lumabas ang kanyang saloobin. Matapos daw po kasing mamatay ng ama niya ay na-realize niya na napakaikli lang daw pala talaga ng buhay. Hindi ko po lubusang maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin noon hanggang sa isang araw nang ako ay naglalaba. At nakita ko sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang resibo. Resibo ng isang motel. Alam kong mali at alam kong isang katangahan. Pero nagmakaawa pa ako kayan na huwag na niya akong iwan, Papa Dudut. Ako na ang niloko, ako pang nagmakaawa. Alam ko naman po noong panahon na yon na parang nabawasan na. O kung hindi man ay baka tuluyan na ngang nawala noon pa lamang ang pagmamahal niya sa akin. Pero mahal ko po siya at hindi ko kayang mawala siya ng ganon-ganon lang sa buhay ko. At bukod pa dyan ay may 2 kaming anak na maliliit pa. Kaya't ang naging kompromiso po namin niyan ay ang magkaroon kami ng open marriage. Ang ibig pong sabihin noon ay pareho kaming malaya na pwedeng makipag-sex sa ibang tao kahit na kami ay kasal. Pero syempre po kaming 2 lang ang dapat na makaalam dahil magiging malaking iskandalo rin po yon kapag nalaman ng iba. Labag na labag din po sa damdamin ko yon, Papa Dudut, pero sa panahong yon
Yun lang ang nakikita kong paraan para hindi ako iwanan niyan. At umasa na lamang ako na baka sakaling isang araw, hopefully ay medyo kapag malalaki na ang mga anak namin ay magsawa na rin po siya sa ganong klase ng setup at pamumuhay. At makaramdam muli ng totoong urge na mag-settle down at mag-focus na lamang sa amin ng mga anak niya. Pero nagkamali po ako, Papa Dudut. Ang akala ko'y face lang, kayan ay nagtuloy-tuloy na. At isang araw ay nagulat na lang po ako nang dalhin niya sa bahay si Tupe. Isa sa mga naging lalaki niya na nakilala lang sa isang dating app. Wala na po akong nagawa kundi ang pumayag na sa amin na manirahan si Tupe. Ngayon habang inaalala ko ay na-realize ko po kung gaano po ako nagpakatanga noon. Pero naparalisa lang din po talaga ako ng takot. Takot na tuluyan ang mawala sa akin siyan. Takot kung ano ang mangyayari sa aming mag-iina kapag naghiwalay kami. At takot na malaman ng ibang tao at ng mga kamag-anak ko ang kinahantungan ko sa piling ng taong ipinaglaban ko. At ang mga araw ay humaba na po sa mga linggo. Hanggang sa umabot na nga po sa 3 buwan na nakatira sa amin si Tope, Papa Dudut. Dahil ilang buwan na rin naman po akong sa kwarto na ng mga anak ko natutulog dahil dumededi pa ang bunso namin, madalas ay doon na rin po natutulog si Tope sa kwarto namin ang asawa ko. Siyempre alam ko na ang ginagawa nila. Pero dahil alam kong wala rin naman pong mangyayari kapag inaway ko po siya ay pinabayaan ko na lamang po ang ganong klase ng setup sa bahay namin. Laking pasasalamat ko na lang po na talagang maliliit pa lamang ang mga anak namin noon at wala pang mga kamuwang-muwang sa mundo. Kaya't hindi pa nila alam kung gaano kagulo at kakomplikado ang sitwasyon namin ng tatay nila. Pero ang kinabahala ko po, Papa Dudut, ay nang isang araw ay makita ko si Yan at si Tope na nakikipaglaro kay Kylie. Ang saya-saya po niya at ng bata. At bigla ko pong naramdaman na ako ang nanay pero mukhang ako pa ang magiging third party. Unti-unti pong nabuo ang takot sa sarili ko na baka balang araw ay mapalapit ang mga anak namin kay Tope. At baka mangyari ay ako pa ang maitsapwera at sila na ang maging pamilya. May mga araw na iyak na lang po ako ng iyak, Papa Dudut. Pakiramdam ko po ay natrap na ako sa sitwasyon na hindi ako makaalis. Gustuhin ko man na gawin ang tama ang umalis na sa bahay na yon. At dalhin ang mga anak namin ay hindi ko po magawa dahil mahal ko pa rin siyan. At may bahagi pa sa akin ang umaasa na balang araw ay magkakasawaan din sila o mag-aaway. At kusa na nga alis ito pa sa bahay namin. At mabubuo muli kami bilang isang masayang pamilya. Pero habang lumilipas ang mga linggo at buwan ay mas lumalaki ang pakiramdam ko na malabo na yung mangyari. At malabo nang bumalik pa sa dati at mabuo bilang isang masayang pamilya kami. Nang mangyari ang insidenteng yon sa pagitan namin ni Tope, at nang makita ko na unti-unti na ring nakakapagpalagayan siya ng loob ni Kylie, ay unti-unti na pong nabuo ang pasya ko na tuluyan ng umalis sa poder niyan at magsarili na lamang kami ng mga anak ko. Kahit na may bahagi po sa akin ang natatakot na maging isang single mother, ay unti-unti na po akong natatauhan sa katangahan na ang umasa pang maaayos kami niyan at makakabalik sa dati ang pamilya namin. Isa pa po ay habang tumatagal, ay nagiging iba na po ang pakiramdam ko kay Tope. Nung una ay may mga tingin po siyang hindi komportable. Pero habang tumatagal ay mas nagiging agresibo na po siya. At parang natutuwa pa siya kapag nakikita niyang naiilang ako sa kanya. At kung minsan kapag naliligo po ako ay bigla na lamang may sumusubok na bumukas ng pintuan. At alam ko pong siya yon na nananakot at nang iinis lang. Ngunit isang araw ay lumampas na po ang pang-aasar at pang-iinis ni Tope.
Isang hapon nang hindi pa nakakauwi si Yan mula sa trabaho ay pumasok po ako sa kwarto namin para ilagay ang mga plansyadong damit niya. Nang nagulat na lamang po ako nang makita ko si Tope na nasa loob ng kwarto at nakabrief lang. Ipinagtabuyan po nila ako sa bahay, Papa Dudut. Ipinagtabuyan ako ng sarili kong asawa sa bahay namin at kinampihan niya ang kanyang kabit. At kahit na anong pilit po ay hindi po ako makapasok muli dahil nilak po nila ang pintuan. Hanggang sa mga kapitbahay namin ay naiskandalo na rin. Mabuti na lamang po at may presence of mind pa rin po ako at malakas ang aking mother's instinct. Kaya naman naisipan ko pong pumunta sa barangay at humingi ng tulong. At sa awa naman po ng Diyos ay ibinigay ulit sa akin ang mga anak ko. Kahit na ano pang paninira ang ginawa niya at ni Tope sa akin. Bumalik po ako sa mga magulang ko, Papa Dudut. At dahil sa nangyari ay wala na rin po akong naging choice. Kundi ang sabihin sa kanilang lahat ng nangyari. Kahit na alam ko pong isang malaking kahihiyan din po ito para sa akin. Dahil sa loob ng halos 2 taon ay pumayag ako na magkaroon kami ng open marriage niyan. At higit sa lahat ay pumayag ako na umabot sa punto na ibinahay niya ang lalaki niya kasama namin ang mga anak niya. Umabot po sa korte ang labanan ng kustodiya sa mga anak namin niyan. At sa awa ng Diyos ay mabilis na naman pong naibigay sa akin ang mga anak ko. Annulled na rin po kami niyan at mabuti na lamang po at naging mabilis at mura lamang ang proseso dahil agad din naman po siyang pumayag. Sa awa ng Diyos ay kahit papaano'y medyo nakakapag-move on na rin po ako ng konti sa lahat ng mga nangyari. Pati na sa pagmamahal ko kay Yan, Papa Dudut. Pero sa ngayon ay ini-enjoy ko muna ang pagiging single at mukhang matatagalan pa po bago ako maging ready na umibig muli. At kung hindi man dumating ang tamang tao para sa akin ay okay lang. Ang focus ko na po ngayon ay maitaguyod ko ang aking 2 anak ng maayos. Sa ngayon ay hindi ko pa rin po alam kung paano ipapaliwanag sa mga anak namin ang nangyari sa amin ng tatay nila. Kung sa mga matatanda nga po ay hirap na akong ipaliwanag ang naging komplikadong sitwasyon namin niyan. Paano pa kaya sa mga bata? Siguro maghihintay na lamang po ako na umabot sila ng hustong gulang bago ko ipaliwanag ang lahat-lahat. Pero sa ngayon ay nagpapasalamat na lamang po ako na kahit na nagpakatanga ako. Sa loob ng halos 2 taon ay agad ko rin naman pong napagtagumpayan ang matinding dagok at pagsubok na yon. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.